Susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Siguro, marami sa atin ay maaalala ang mga daan o ang isang sosyal na lugar sa Taguig na ipinangalan sa kanya. Ang petsang November 30 dahil ka-birthday mo siya. Ang tatlong letrang KKK na sumisimbolo ng kanyang adhikain para sa kalayaan. O ang bantayog sa Caloocan na itinayo bilang pagkilala sa kanyang pagiging dakilang bayani. O kaya, ang makabisado ang mga linya mula sa kanyang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa na kanyang ginamit para himukin ng mga Pilipinong maging makabayan. At hanggang ngayon, siya ay kilala sa mga katagang ito. Andres Bonifacio, matapang na tao. Magandang araw sa inyo lahat at lalo-lalo lang sa ating mga manonood diyan sa bahay at dito sa ating studio. Nais lang ng aming pagandahin ang araw ninyo at magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating magigipit at mahuhusay ng mga bayani. At nais lamang namin maging mga buluhan ang usapang ito na dito lamang makikita at marimili. Ako po si Grace Morales. At ako naman si Patrick Morales. At ito ah, Kabayanihan Talk Show. Oh, partner, mayroon naman ako. Sino-sino ba ang mga pag-uusapan natin meron? Ito na nga, partner. Isang napakagiting, napakatapang, at napakamatulungan sa kapwa ng mga kanilang sila. Wow. Siya lamang ang bukod tanging may lakas ng loob at buong tapang na lumabang para sa bayan. Hangad lamang ang kalayaan na dapat ay nasa mga katagalugan. At hindi alintana ang anumang kapamakan sa kanyang buhay para lamang sa bayan. Isang magiting supremo na nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galang katipunan na anak ng bayan o mas kilala sa tawag na KKK. Parang ilalang na yung tuloy mo, partner. Ito ba yung tinatawag na supremo? Ang galing mo talaga, partner, na hulaan mo aking tinutukoy. At ngayon, humingi kami ng mga opinion ng ating mga kababayan bukos sa ating pinakamamahal na supremo. Si Andres Bonifacio. Madlang people, pasok. Si Andres Bonifacio. At siya matama. Mas nag-alaw na yan ang pag-play. Kundi, he has a strong determination. We want to fight for the Filipino countrymen. We want to have a bloody revolution during the Spanish period. Sino si Bonifacio sa Andres Bonifacio sa buhay ko? Siya ang supremo ng katipunan. Siya ang naging inspirasyon ng mga katipunero na lumaban sa mga Kastila noong kanyang kapanahunan. Sa influensya ng Kastila. May mga ilang, may mga late
when the time of result, that's why many people choose into to cross Rizal because you want to have a bloody you want she said he said that pain is mightier than that is mightier than swords. But that Andres Bonifacio in his own insights or his own point of view. Who want to have a bloody revolution during the Spanish War. Ang pumili kay Dr. Jose Rizal bilang isang national hero ay ang mga Amerikano. Noong kapanahon na ng mga Amerikano, sapagkat si Bonifacio kaya hindi naging national hero, sa hindi katanggap-tanggap sa mga Amerikano. Sapagkat noong kapanahon na ng himagsikan, siya ay nilitis ng isang hukuman militar at siya ay napatunayang nagtaksil daw sa bayan o nagkasala sa bayan at siya ay pinapatay sa bundok ng isa sa mga bundok sa Cavite. Sa pamalang kolonya ng Espanya ay sa mabuting paraan at sa peaceful na paraan. Hindi katulad ni Andres Bonifacio, gumamit siya ng dahas. Para sa akin, bayani din naman kasi si Bonifacio. Kasi dahil doon sa mga kapalingan ginawa niya, na sa mga pag-aakas niya laban sa akin. Kasi meron silang mga codes eh. Isa sa mga magandang ginawa ni Dr. Bonifacio ang pinatag niya yung katipunan o yung pinamunuan niya yung katipunan is yung gaya ng pagkatag ni Rizal, merong mga pang moral, pang civic at merong pang mga pagtulong sa kapatao o yung pagkakapal din sa sahib. Nanais rin naman ni Rizal. Yun din yung nais na gusto ni Dr. Bonifacio. Huling araw ni Andres Bonifacio. Noong Agosto 23, 1896, naganap ang sigaw sa Pugad, Lawin. Bonifacio na naman talaga yung pinakanagpakita ng kanyang pagiging nasyonalismo. Siya lang yung nilabanan ng kahirapan, pati yung pang-abuso ng mga Espanyol. Although si Rizal lumaban din siya sa Espanyol, pero mas malaki yung binigay ni Andres Bonifacio sa ngalan ng nasyonalismo. So ano naman saysay ni Bonifacio sa buhay? Siya yung nagsisilbing parang inspiration or guide natin, di ba? As a government employee, yung mga ginawa niya para sa bayan, yun yung sinusundan namin. Pagiging selfless para pagpinguran ng bayan na ipinakita ni Andres Bonifacio throughout his fight for the freedom. Bakit si Rizal? Bakit si Rizal? Actually, ang namili kung bakit namili kay Rizal as a national hero is Americans. Naisip ko sila na kung si Bonifacio ang ilalagay ng national hero, isipin na magiging inspiration siya ng mga tao para mag-revolt. Kasi di ba yun ang ginawa ni Bonifacio to revolt. Pero nakita nila kay Rizal na si Rizal hindi siya revolusyonaryong tao. So mas pinili na si Rizal para mas maging passive ang mga Pilipino. That's why Rizal was chosen as a national hero. Kaya nga, partner, kahit na ako, iniigulo ko si Andres Bonifacio.
bukod sa matapang, matulungin, handa pa mag-uwi sa kanyang buwan, di ba? Para na sa kanyang bayan. Ikaw ba, partner? Yung idolo mo si Bonifacio? Kahit sino naman eh, nakakakilala kay Bonifacio. Hahangaan at hahangaan talaga sa ang mga kagitiang ginawa niya. Paano ba yan, partner? Overtime na tayo. Oras na pala para magpaalam. Magpapasalamat kami sa aming mga nakapanayam at sa aming nakasama sa araw na ito. Marami na naman po tayo natutunan tungkol sa isang buhay, sa buhay na isang bayani. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito ang Bayanihan Talk Show.